Yes. Yes, Arthur. Tayo pa rin bang number one. It was 6.7 Energy FM. Bangga? Huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Energy! Partner, mawalang galang nga sa iyong kagandahan. Yes, partner. Alam mo na yun kung ano yung re-request ko. Ayan. May pagkabingi kasi Akels. Oo nga. Good morning naman sa bangga natin dyan. Nabingi pa rin hanggang ngayon. Hindi magising-gising sa sigaw ng nanay. Yeah. And that goes the same sa mga bangga po natin. Nabingi pa rin sa katotohanan na wala na sila ng kanyang minamahal. Oh, good morning din sa mga bingi dyan na pinagsisigawan ng manghal sila pero hindi pa rin minamahal. Ay. Hello naman, good morning. Ano ba kayo? Hindi niyo pa ba tinitigilan niya? Nagmahal na araw na, oh. Pasko na ng pagkabuhay, oh. Pero ikaw, moving on ka pa din. Well, hindi, nabuhayan daw siya, partner. At least nabuhayan. Pero hindi natin alam, may patutunguhan ba? Naku, bangga. Kapag wala na talaga, X na yun. Huwag na umasa. Naku, sabi nga nila, diba, love yourself more ngayon pong pagkatapos ng mahal na araw. Correct. Dapat umahalin ang iyong sarili. Dapat iwanan natin yung mga tao nang iwan din sa atin. It's true. And good morning po sa lahat po ng mga nakatutok na po sa atin para makinig po ng lihim ng liham over facebook.com/energyfm1067. Good morning, people! Good morning din sa mga natin dyan na meron din gustong i-share na kwento na kanilang buhay. Naku, pwedeng-pwede mo yung padala sa lihim ng liham 1067 at yahoo.com. O pwede rin naman sa Facebook, dun nga sa sinabi kong page, facebook.com/energyfm1067. Hoy, bangga! Kapit ka lang dyan, ha? Stay put ka lang dyan dahil eto na nga ang ating lihim ng liham! Ow! Lihim ng liham, ng liham. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabing. Damdamin hindi masambit, suyag na may pag-ibig, at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to face. Lihim, lihim ng liham. Cause there's nothing I can do to keep from loving you. Good morning din sa iyo, Ate Letting Sender. Morning, girl. Mga mosang, my boyfriend and I broke up over a month ago. After 1 year and 6 months na, magka-live-in kami at in a relationship. 1 year and 6 months. 1.5 year. Oo, tama. Galing mo dun. Sorry na. Bago kami naging kami, he told me that he was previously married at meron silang anak nung kanyang ex-wife. Pero hindi na po sila magkasama. Matagal na panahon na. Nagdalawang isip ako kasi I'm not sure if kaya kong i-handle yung ganong klaseng bagahe. Yung bagahe niya would become my baggage as well. Oo, tapos magiging excess baggage. Advanced thinker. Yun po yung mangyayari kung tatanggapin ko siya nung time na yon. I told him na baka maging issue namin to in the future. Pero tinanong niya po ako at ni-request niya po sa akin na bigyan ko raw siya ng chance. And so I did. To cut the story short, nag-live-in kami for the entirety of our relationship, mga mosang. Inaccept ko siya and all of his baggages. We had an amazing relationship, mga mosang. Yes, nagkaroon po ng ups and downs. Hindi naman po kami perfect. Pero we chose to be with each other despite it all. Akala ko masaya kami until one day, out of nowhere, bigla na lang siyang humingi ng space sa akin. Hello? Kayong, space agad. Out astronaut? Nowhere? Astronaut ka, friend. Ano ka, NASA? Mm-hmm.
Hindi ko po naintindihan yung space na hinihingi niya. Nagalit po ako, mga mosang. Umiyak ako at nakapag-aawa po akong ayusin namin kung anong problema namin na hindi ko po alam. Ilang beses akong pumunta sa kanya para ayusin ang lahat pero ayaw na po niyang ayusin pa. He can't even look me in the eye to tell me na he doesn't love me anymore. At this point, I knew something was wrong. I had a feeling na may ibang dahilan at hindi space kung bakit biglang ayaw na niya sa akin. Mga mosang, I recently discovered na he is seeing someone else. After 2 to 3 weeks naming maghiwalay, may pinalit na agad siya sa akin. Ang galing yung spare tire. Mm-mm. Spare tire? Oo. Gulong pala. Someone much younger than we both are. Ay, mas much bata. Younger? Mas bata. Oo, bagyats. Mm-mm. Kidimil. Kidimil agad? Wait, tingnan natin. Magka-college pa lang po yung other woman niya. Sabi sa'yo eh, kidding me. Magka-college! So ilang taon niyo? Ang teenager? College is 18, 19, 20, oh, 21. Oh, teenager nga. Tama, di ba? Oo. Oh. To give you an idea, both na po kaming nagtatrabaho ng ex ko. Working. We both have stable jobs. And nandito na po kami sa late 20s namin. So mag-30 na sila. Oh my gosh. Pinagpalit niya po ako sa isang bata. 19 to 21 years old pa lamang yata. O, di ba nasagot yung tanong natin? Hindi po ako sure doon. Hindi siya sure. Tanungin natin. Hello? Nasa kabilang linya po. Mag-stalk ka dyan. Makikita mo kailan yung birthday niya. Tama. Ito hindi rin investigador kayo nung si ate girl. I was hurt but hindi ko po ina-expect ito kaya sobra siguro akong nasaktan. Nagulat lamang po ako since yung bago ay napakabata po. Stricto daw po ang kanyang parents. So the girl's parents asked him a lot of questions about me as his previous relationship at yung mga bagay na sobrang seryoso po. Wait, paano niya nalaman na tinanong ng magulang? Baka investigadora nga. Pero yung edad, di niya alam. Sorry daw. Pagpasensyahan mo na raw siya sa mga pagkukulang niya. O sige, forgiven. At nalaman ko rin po na napakarami pong kasinungalingan ang sinabi ng ex ko sa mga magulang ni baby girl. Ang sabi niya po ay toxic daw po ako kaya po kami naghiwalay. Selosa and everything wrong with someone kaya po siya na fall out of love sa akin. Alam ko naman po sa sarili ko na hindi po totoo ang lahat ng yon. I was so supportive of him, patient, and respectful. Pero nilagay niya po ako sa bad light para ma-good shot po siya sa nililigawan niya. Sobrang nasaktan ako kasi alam ko na wala akong naging kasalanan sa hiwalayan namin. Siya ang nag-give up sa aming dalawa. But now he's blaming me for everything that went wrong in our relationship. Pati parents ko, dinamay niya pa sa paninira niya. Grabe naman. Sobra. I don't understand why kailangan niya kaming siraan. Eh siya naman ang nang-iwan sa akin in the first place. Wala rin po siyang narinig sa pamilya ko matapos niya po akong iwan nang walang explanation man lang. Hinayaan na lang namin siyang umalis sa buhay namin. Galit na galit po ako sa kanya, mga mosang. Okay lang sa akin na manligaw siya sa iba. Wala naman po akong pakialam. Pero the fact na kailangan niya akong siraan at ang pamilya ko sa ibang tao is a different story. Ano po ba ang dapat kong gawin at this point? Gusto ko po sana siyang kumprontahin, but at the same time, ayoko na po siyang kausapin
matapos po niyang gawin ang lahat ng yon sa akin at sa pamilya ko. Hindi ko po deserve ito dahil alam ko po na maayos po ang naging relasyon naming dalawa at naging maayos po akong partner sa kanya. I gave him my 101%, kaya I know that I don't deserve this kind of treatment. Mga mosang, I need advice. Kasi at this time, wala po akong kahit anong idea. Nagmo-move on na po ako slowly. I am doing this all alone. At tinatanggap ko na po lahat ng pangyayari. But I need to see and hear what everyone thinks about my situation. Tama po ba mga mosang nahayaan ko na lang siyang siraan na lang niya ako? Or should I defend myself and my family? Maraming salamat po. Ito po ang lihim ng aking liham. Lihim, lihim ng liham, ng liham. Hey, hey, hey! Grabe naman yung ex-boyfriend mo! Grabe naman, ba't kaya ganun? Ano kayang meron? Parang may saltik yung lalaki. Oo nga, pero ganda yung mga lalaki partner eh. Oo. Alam mo, sisiraan talaga nila yung previous relationship nila para maging maganda yung tingin sa kanilang tao. Mag-good shot. Correct. Doon sa kabilang partido. Oo nga, yan yung sinasabi natin mga gaslighter, di ba? Mga pa-victim. Pero kasi, kung talagang naghahanap po ng katotohanan yung, alimbawa, yung nililigawan, if you wanna know the truth, syempre hindi ka maghahanap ng katotohanan doon sa bibig mismo nung gusto mong jowain. Dapat mag-research ka. O mag-imbestiga ka. O mula sa ibang tao, di ba? Correct. Lalo-lalo na yung, yung manugang or magulang. Magulang. Magulang ka. Yung magulang nung bata. Oo. Dapat kilatisin. Oo. Kasi di ba? Mag-hire ng private investor. Wow. Partner. Nakakaloko, pero kung ako dun, kasi ba't ganun na ba kaseryoso yung relationship? Well, lahat naman ng relationship seryoso at first. At dapat seryosohin. Oo. Kasi sila nga, nag-live-in nga sila for 1 year and 6 months. Kaya nga, at tagal din. Tapos biglang nag-snap out of the relationship of, na bigla na fall out of love. Parang masakit yun para dun sa babae, of course. Alam mo, partner, medyo hindi na ako naniniwala dun sa part na sinabi nung lalaki na ano, matagal na silang hiwalay nung asawa niya. Lagi namang ganun eh. Oo. Yung lagi sinasabi mga lalaki, hiwalay na kami, matagal hindi kami nagkasama, pero in reality, sila pa rin pala talaga. Pinapakagat ka lang niya. Totoo, nakakaloka. At saka alam mo, yun nga, lahat ng lalaki, I'm so sorry guys, pero ito naman talaga ang katotohanan. Reality. Lahat ng lalaki na nanliligaw, lahat ng sasabihin niyan, mabubulaklak. Oo. Diba? Lahat ng paraan para makuha niya yung loob mo, pati yung mga tao sa paligid mo, gagawin niyan, sasabihin niya. Correct. Lahat ng nanliligaw sa'yo, ha? Mga babae, makinig kayo, ha? Lahat ng nanliligaw sa'yo, mga sinasabi lang niyan, yung mga gusto mong marinig. Kaya ako medyo hindi ko bet yung talagang ligawan kita. Hindi, you don't have to do that. Sige lang. Basta iparamdam mo sa akin kung ano ka talaga, sino ka talaga. Let's be friends. You don't have to make ligaw. Let's be friends. Alam mo, partner, sabi nga nila, di ba, maganda daw yung foundation ng isang relationship kapag nagsimula sila sa pagiging magkaibigan. Oo. Pag naging mag-best friends sila. Totoo. Kaya, alam mo, ate, ganito ang gawin mo. Ano kayang may advice natin para dito? Ay, nako, partner. Ang tanong na kasi sa atin, partner, dapat na bang i-defend pa yung sarili niya at yung mga magulang niya in the eyes of other people na pinagsasabihan niya ng mga hindi naman katotohanan. Ako hindi na, partner. True. Alam mo, nangyari rin sa akin na maraming paninirahan sinabi sa akin. Oh. Pero nanahimik lang ako. Tapos nagsubside rin na may issue. Oh. Kasi yung mga tao na sa paligid naman, hindi rin naman naniniwala dun sa lalaki. Oo. At for sure naman, sa mga tao na kapaligid sa inyo, hindi rin maniniwala yung sa ex-boyfriend mo. Oo. Alam mo, may ano ka dyan, may punto ka dyan. Kasi kung mga kaibigan mo yung tunay, hindi magmamatter kung anong sasabihin ng ex mo. Yun nga. Kasi mga kaibigan mo yan, so dapat ang side nila ay sa'yo. At kilala ka nila. Diba? Tapos ganito naman, yung mga tao naman na against you from day one, hindi naman din nila paniniwalaan kung ano yung katotohanan about Correct. You. Diba? Kasi doon sila sa side na negative lang palagi about you. Correct. At saka lagi mo tatandaan, you cannot please everyone. True. Ako naman ang masasabi ko dyan, partner, pareho tayo doon sa punto na wag na. Oo, sayang effort. Kasi ganito yan eh, para sa akin, hindi naman din importante kung ano yung sasabihin niya.
in the first place. Kasi alam mo naman kung ano yung katotohanan ninyong oo, dalawa. At saka magsasubside din yan. Hello, parang scandal lang correct yan. Sisikat ka na ng ano, isang bese. Yeah, makakalimutan niya ng mga tao. So kung ngayon, kung ngayon ay issue siya, viral siya ngayon, siguro 1 week pag-uusapan ng mga tao. Pagkatapos ng 1 week, tapos na. Diba? Yun nga, partner. Yun lang yun. Huwag na siya mag-press release na hindi po totoo yung mga sinasabi ng ex-boyfriend ko. Oo, hindi kasi magmumukha ka lang defensive, no eh. Although, kasi minsan partner, may mga tao na, alam mo yun, hindi sila mapakali hanggang hindi nila magsasabi yung side of the story nila. May mga ganyan lang talagang klaseng tao. Pwede naman siguro, partner, para sa akin lang, one time, big time. Oo. Mag-release ka ng statement, tara, artista. Magsalita ka lang ng isang beses tapos na. Pag-press conference ka. I'm sorry. Magsama ka ng mga friends mo at sabihin niyo ang katotohanan. Magpa-press con ka sa 5-star hotel. Diba, isama mo si ganto, si ganto, si ganto. Ayan. At so, kailangan ninyo maging transparent sa isa't isa. Correct. Kailangan maging black and white kayo dito. At dapat, gawin mo na yung ultimate sacrifice. Supreme sacrifice. Oo, pero yun nga, dapat yung mga sasabihin mo din, dapat may resibo. Oo, totoo. Yung madedefend mo talaga siya, di ba? Yung merong backup talaga. Mm-mm. Kasi mahirap din yung puro sabi-sabi ka lang, ay, hindi po totoo yung mga pinagsabi niya. Bakit ano yung ano mo, parang ano pinangahawakan mo na masabi mo, totoo ka. Oo. Para maniwala kami sa'yo. Totoo. Yun yung mahirap din kasi partner eh. Kahit na totoo yung sinasabi mo, hinahanapan ka pa rin ng ano eh. Resibo. Oo, na resibo proof ng proof. Proof of purchase. Ganyan. Diba? Na proof na hindi totoo yung sinasabi niya. So, ganun din. Mahirap i-defend yung sarili mo kapag di naniniwala sa yung mga tao. It will be a lot of work. Correct. Sa part mo. Ngayon, yun ay kung talagang desidido ka na i-defend yung sarili mo. Kasi okay lang din, partner, naisip ko kasi may kasama na yung pamilya eh. Oo, yun nga eh. Diba? Kung ano nung sinasabi sa pamilya. Pero kasi na. Wala naman talagang kung tutusin, wala naman talagang bilang yan dahil nagpapa-good shot lang naman siya actually, sa parents noon. Eh, hindi mo naman kilala yung parents nung girl alu. Tandaan diba? Mo, palaging walang bearing ang sinasabi ng taong sinungaling. At saka, alam mo, bitter sila for a reason. That is because siguro wala na talaga kayo. Bitter siya. Hindi ka natin maintindihan eh. Ikaw yung iniwan, bakit siya yung nagbibitter yatata doon? Alam mo, partner, naniniwala ko sa kasabihang it's for me to know and for you to find out. So true, diba? Diba? Na kahit di na ako magsalita, malalaman mo rin naman eh. Ikaw na bahala, gumawa ng paraan para malaman mo yung katotohanan. So true, diba? Kaya, at saka, ano naman ngayon kung sumama yung tingin sa inyo yung mga tao na, partido ng babae at kung doon siya nagpapagood siya, ano naman ngayon? Kaya nga, ano ang bagay na sa buhay mo? Diba? Wala naman silang bilang sa buhay mo. Wala naman silang boto sa susunod na eleksyon sa buhay mo. Hindi, diba? So ano naman yan? Hindi naman kayo magkakilala. Hindi kayo magkamag-anak. Hindi kayo magpinsan. So ano? Para saan? Bakit diba? Kailangan? Hindi naman maapektuhan yung buhay nyo. Although, maapektuhan siguro yung pag-iisip mo, yung peace of mind mo. Diba? Parang alimbawa, kami ni Ska mag-jowa. Oh, siniraan ko yung mga magulang niya. Ew. Diba? So, si kayo ba? May pakialam ba kayo doon? Kaya nga! Wala! Wala, chismis lang. Chismis lang. Ay, chismis naman, lilipas din yan after a month or so eh. Ang makikichismis lang naman sa inyo, yung mga nakakakilala sa correct. Inyo. Correct. Yung mga nakakaalam ng relasyon nyo. Hindi yung entire Philippines naman yan at hindi para maapektuhan yung mga sarili-sarili ninyong buhay. Siguro, partner, para sa akin lang, no, for your peace of mind, isang beses magsalita ka lang, tapos-tapos na. Mm-mm. Kapag may narinig ka pang mga sabi-sabi, hayaan mo na sila kasi para sa'yo, sinabi mo na yung katotohanan. Ang sabi dito, partner ni Letty, basahin ko lang one time, sige, naninira para ma-justify yung kanyang pangangaliwa. Ayun sa nga. Diba? Para siya yung guwapo. Oo. Iba. Para may dahilan diba? Na naghanap siya ng iba. Diba? Nakakaloka lang kasi nga nangangaliwa siya. So, yan talaga yung nakakainis dyan eh. Yun yung tipong, nga eh. So, ikaw pa rin yung guwapo sa storyang ito. Correct. Ikaw pa rin ang the one sa storyang ito. Ito ako na ngayon dehado, ikaw pa rin yung guwapo. Diba? At kung talaga wala ka ng pakialam, kung talagang, alam mo yun, fed up ka na, dapat wala ka na talaga ding pakialam, girl. Dapat hayaan mo na lang. Kasi inyaan mo na siya. Diba? Kung masaya sila doon, hindi, push. Di kayo ang dalawa masaya. At saka minsan kasi hindi naman importante sa ibang tao yung side ng story mo eh. Diba? Lalo na kapag hindi ka nila kilala, hindi sa'yo yung boto nila, hindi rin sila makikinig sa'yo. True! Kaya sayang effort. Diba? So wag ka na umeffort. Yun nga eh, wala rin naman bilang siraan ka niya, magsiraan kayo, wala rin naman mangyayari. Mapapagod lang kayong dalawa. Mapagod ka lang. Diba? Magkakaubusan lang kayo ng energy. True! At ang energy na pati niya, hindi dapat yan nauubos sa maling tao.
friend. So yun lang naman para sa aming dalawa. Uh-uh. It's either tumahimik ka dahil lalagpas din naman yan, di ba? It will all fade away. Correct. Just give it some time, siguro a week or two. Ikaw maging maayos ka na lang sa sarili mo. Maging masaya kayo ng pamilya mo, di ba? At saka okay rin partner, di ba? Yung hindi ka nagsasalita pero pinapatunayan mo through words kung ano ka talaga. At saka minsan... Or through actions, sorry. Yun, through actions. Uh-uh. Minsan yung talagang pagiging tahimik mo, it may mean a lot of things. Correct. Pwedeng maging pwedeng positive or negative. Pero yun nga yung benefit of the doubt eh. Benefit mo ang pagiging tahimik mo. Hindi nila alam kung ano ba, naiinis ka ba? Natutuwa ka ba? So just be silent. It will tell you a lot of things kapag silent ka. Kasi minsan partner, kapag maingay ka, kapag masyado mo dinedefend yung sarili mo, mas lalo ka nakakaladkad. Oo. Diba? At hindi ka nila titigilan lalo. Oo, mas naungkat lahat ng story. Kaya okay na rin siguro na manahimik ka, huwag ka magsalita. Oo. Diba? Pa-showbiz ka, bumunta ka ng ibang bansa. Diba? Pag-usapan natin kanina, diba? Pag na-broken hearted ka, punta ka sa ibang bansa mga isang linggo, ganyan. Pag-usapan kanila, ay nag-move on dyan, nasa ibang bansa. Oo, para halimbawa, diba? Nasa sis ka ng ibang bansa, heartbroken kasi. Yaman diba? Mo! Ang ganda mo doon! Ang yaman artista mo! Heartbroken siya ng ibang bansa, ang yaman pala niya. Oh, diba? Ganyan. Parang ganun yung mga pag-usapan. Oo, parang tingalain ka nila sa aeroplano. Literal na mataas ka. Yan mo na siya. Diyos ko, dapat hindi ka nag-uubos ng oras dyan. At yung ex-boyfriend mo, pabayaan mo na siya sa makabalbalan na ginagawa niya. Alam mo, naniniwala ako partner, no, na kapag may kabalbalan sa relasyon, babalik at babalik yan. Oo. At lalabas talaga ang katotohanan. Siguro, sa ngayon, kung good shot man sila sa isa't isa, lalabas din naman ang kulay ng boyfriend mo. Oo, edi sige, sa umpisa lang kayo masaya, pero sa bandang dulo, tingnan mo, silang dalawa ang ngangawa. Diba? Sabi nga nila, nakakatawang isipin na akala nung mga sumunod na girlfriend ay naka-jackpot sila sa ex yun mo. Nga. Natawa ako doon. Hindi nila alam na basura pala yung dinampot nila. So trash can kayo kasi sinalo nyo yung basura. Recycle bin. Yeah, taray natin doon. Tapos empty trash. Why not? Hoy, sandali lang. Speaking of empty trash, 9:25 na po sa mga nag-empty trash na sa mga RSP. Yung mga nagtatapo ng basura Monday ngayon, araw ng basura. Ah, basura day ba pag Monday? Yung iba, ibang lugar. Imbento ka? Hindi, yung ibang lugar nga. Sige. Ma-justify ko. O, diba? Lahat ng tao gagawa ng paraan para ma-justify. Correct. Parang magtakpan yung kanyang kalokohan. Kaya ikaw, parang ako, sige na nga. Oo, pumayag ka na lang. Pumayag ka na lang para wala na masyadong usapan kasi tayo po ay overtime na naman. Correct. At John Parker, 9:25 ang ating oras. At syempre, maraming salamat sa ating letter sender ng Lihim ng Liham. So true, kung meron kang message, girl, you may send us your story at lihimnangliham1067@yahoo.com. Liban ka, tuloy-tuloy para ating tugtugay na syempre kasama. Samat kapiling pa rin ang nag-iisang mayor mo sa radyo, Mayor Iska. At ang nag-iisang girlfriend mo sa radio, my name is Lindsay. Mwah! At mangga, tayo pa rin ang number 1, 06.7 Energy FM. Uy, huwag mo sabihing radyo ah. Sabihin mo!